Isang mapagpalang araw po ng Martes. Welcome to All The Line. Police Senior Master Sergeant Brother Ral Dimones, nais magbahagi. Ang gospel po natin ngayong Martes ay inango natin sa Lucas 14:15 hanggang 24. At ito po ay may pamagat na ang talinghaga ng malaking piging. Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. yun po yung katagang binitawan ng ama ng ikakasal. Siya yung nag-iimbita sa mga tao na umaten doon sa kasalan. Kaya para sa akin ang title na ito, Imbitasyon. Yan. Itong gospel na ito ay sa unang bahagi makikita natin na nagkaroon ng talinghaga ang ating Panginoon na minsan daw may isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Maaring hindi ito isang kasalan o pwede itong isang kaarawan o isang pista. Basta ang sabi ng Panginoon, malaking handaan. Malaking handaan. Ang problema, yung una niyang mga inimbitahan, excuse me po, sabi nung una niyang inimbitahan, may kakabili ko lang ng baka. Yung isa naman, may negosyo. Yung isa naman, kakakasal pa lamang. Sabi nga dun sa gospel, hindi naman pangit yung dahilan nila. Sapagkat ito'y mahalaga. Pero ang problema, kapatid, yung naipagpalit nila yung mahalaga na hawak nila sa pinakamahalaga. At ito ngayon yung nakakatakot na gusto natin pagbulayan. First point, ano yung hawak-hawak mo na para sa iyo'y mahalaga na hindi mo mabitawan at hindi mo maipagpalit doon sa nag-iimbita sa iyo? Ito ba yung negosyo mo? Ito ba yung hanap buhay mo? Ito ba yung pamilya mo? Ano tong mga bagay na ito na naka-attach sa iyo na hindi mo pwedeng bitawan para pumunta ka doon sa nag-iimbita sa iyo? Or pwede rin itong attachment na ito, ito yung badiday mo. Ito yung bisyo ng sigarilyo, ng alak, or ng shabu, or pwedeng sukal. Or ano itong mga bagay na ito na hindi mo mabitaw-bitawan at mas mahalaga para sa'yo? Kaya hindi mo pwedeng iwan para ka sumunod doon sa nag-iimbita sa'yo. Pagbulayan natin, pag hindi natin mabitawan ito, ibig sabihin ito kapatid, hindi natin napapriority kung sino yung nag-iimbita sa atin. At alam naman natin, ang nag-iimbita sa atin ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi doon sa talinghaga, sige, mag-imbita ka pa dyan sa lansangan. Alam mo ang pangalawang tinawag? Tinawag yung mga pingkaw, yung mga pilay, yung mga pulubi, yung mga bulag, yung mga nasa laylayan ng lipunan. At after silang imbitahan, nung sabi ng katiwala, Panginoon, naimbitahan ko na po ang lahat. Pero maluwag pa ang piging. Ito ngayon yung second point na gusto natin pagbulayan. Maluwag pa ang piging. Ang sabi ng Panginoon, lumabas ka ulit. Sabi nung nag-iimbita, lumabas ka ulit. Pumunta ka sa lansangan, sa landas. Imbitahan mo ang lahat upang umaten sa handaan na ito. Ito ngayon yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Maaring hindi ikaw yung naunang inimbitahan. Maaring hindi ikaw yung pingkaw, hindi ikaw yung bingi, hindi ikaw yung bulag, hindi ikaw yung pulubi. Baka ikaw tong nais na magpakamatay sa araw na ito. Baka ikaw tong depressed na. Baka ikaw tong wala nang matakbuhan. Baka ikaw tong masisira na ang pamilya. Baka ikaw tong wala nang pag-asa sa buhay. Baka ikaw tong nangangailangan. Baka ikaw tong umiiyak. Baka ikaw tong tumatangis. Baka ikaw tong wala nang matakbuhan. Sinasabi ng Panginoon sa araw na ito, napakalaki pa ng lugar doon sa handaan na inilaan ng Panginoon para sa'yo at para sa akin. Ano yung pinaka main point natin? Kapatid, tinatawag tayo ng ating Panginoon. Malaki at maluwag pa ang lugar na paghahandaan ng ating Panginoon at gusto niya tayong makasama. Kaya ano pang hinihintay natin sa araw na ito?
kailangan lang natin magbalik loob, aminin na tayo makasalanan, at makatitiyak naman tayo ang sasabihin ng Panginoon, halika, pumasok ka sa aking kaharian at sama-sama tayong pagsaluhan ang aking inihanda. Ang third point na nakakatakot na pagbulayan natin, sabi dito ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ito po'y danger at paalala sa ating mga naglilingkod sa oras na ito. Ikaw at ako na nagpapahayag, ikaw at ako na nagsisimba, ikaw at ako na nananalig sa ating Panginoon, ikaw at ako na naniniwala na may Diyos. Tandaan natin kapatid, ipanalangin natin lagi na ibigay sa atin ang kababaang loob, ibigay sa atin ang karunungan, ibigay sa atin ang tapang, upang nang sa ganon magpatuloy tayo sa imbitasyon ng Diyos. Upang nang sa ganon, hindi tayo i-deny ng ating Panginoon pagdating sa uli, sasabihin sa atin, hindi kita nakikilala. Sa araw na ito, ipanalangin natin na, Lord, para po doon sa mga inanyayahan mo sa malaki pang piging, yung mga nawawala na ng pag-asa, yung mga makasalanan, yung wala nang matakbuhan, yung nakasandal na sa pader, Lord, nawa yung espasyong natitira na malaki pa, ibigay mo po sa kanila. Second point, Lord, sa aming mga naglilingkod sa iyo, sa mga mananampalataya, sa mga dumadalangin at nakikilala ka, Lord, huwag mo naman po rin kaming pabayaan na mawalay kami at hindi kami maka-attend sa iyong handaan. Panginoon, ikaw na pong bahala. Alam namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kaya let us pray kapatid, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Amang Diyos, salamat sa pinagkaloob mong oras na ito na napagbulayan namin yung salita. Na napakalaki pa pala ng espasyong inilaan mo para sa mga taong gustong lumapit sa iyo. Na bagamat hindi sila tinawag kagad sa unang pagkakataon, ibinukas mo pa rin ang iyong pintuan para sa kanila. At Lord, humingi rin po kami ng safeguard, ng kalakasan, ng tibay, ng katatagan, upang mapanatili rin namin yung aming pananampalataya at pagsisilbi sa iyo, Panginoon. Upang nang sa ganon, sama-sama kaming aaten sa inilaan mong piging, sa inilaan mong handaan, diyan sa langit. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Panginoon, nais ko rin pong ihabol na panalangin ang mga yumao naming kapatid doon po sa inaapekto ng bagyong Rolly. Panginoon, ilubog mo po sila sa karagatan ng iyong awa. Ganon na rin po yung kanilang mga pamilya, lahat po ng mga tao na nasalanta ng bagyong ito, Panginoon. Ibigay mo po sa kanila ang espiritong mga aliw, ang espiritu ng tapang, espiritu ng katatagan, at higit sa lahat, espiritu ng pag-asa. Sinusuko namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, nabubuhay noon magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit, amen. Mula po ulit sa ilalim ng pamamahala ng Makati City Police Station at sa bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic. Mumubati ang inyong lingkod. Just hold the line. Hawakan natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.